Ano pang klaseng lupa dati yan, sir? Ano siya, sir? Dating sandy. Medyo sandy siya. At saka mabilis siyang matuyo. Hmm. Ngayon, hindi. Naistakan pa ng tubig ngayon. Naistakan pa ng tubig. Eh, ganun talaga. Nabayo-insem na eh. Nabayo-insem na. Kaya pinitak ko po kasi ako na lang po nag-i-spray. So, inuunti-unti ko siya. Yan yung partially na rotivate. Tapos may dayami yan. May dayami, sir. May yung pasok, yung pinagputulan nandoon pa siya. Oo. Tapos yung dayami mismo nandoon. Dayami nandoon pa siya. Tapos ang resulta, sir, dapat na video ako kapo na lopat lang ako. Alam niyo ba nagkukulay verde na kaagad yung tubig? Oo, tama 'yon. Hindi ba may mga demo tayo na ganyan? Ang ganda nung resulta, sabi ko, naku, ganda ng kalalabasan nito, sabi ko gano'n. Sana nga yung lugar mo, sir? Samal, sir, Samal. Samal Bataan. Samal Bataan. Tapos, dagdapog kami, sir. Isa, dalawang tundos lang po yung papatusok ko. Yung jasmine yung itatanim ko eh, yung huling pinadala niyo po sa akin. Oo nga. Pero nakapaggawa ka na ba, sir, ng organic? Nung organic, sir, inantay lang po namin yung chicken manure para makagawa na po ako. Ay, dapat nagawa na kayo niyan para sa basal application. Ganito, sir, ha? As much as possible, kung meron ka ng organic, dapat sa basal application maglagay tayo. Tapos, mga 15 bags yan ang ilalagay mo, pinakadabe sa isang hektarya. 15 hanggang 20, okay, pinakamaganda sa basal. Okay, apo. Tapos, obserbahan mo na lang yon kasi hindi na yun basta maninilaw eh. Obserbahan mo na lang yon sa loob ng 25 days hanggang 30 days. 30 days. Kung ano ang outcome kung at saka kung ano yung response ako, ng palay. Opo. Tapos, pipitik-pitikan mo na lang ng organic yon. Basta pakita mo lang sa akin at ako naman may sabi sa sa'yo. Actually, meron na po yung, di ba sabi ko nga sa inyo, gumawa na po sila yung chewing ko, magawa na sila. At sinabog na nila dun sa yung paupo. Hmm. Maganda po yung naging outcome. Ang ganda po nung linang nila ngayon at naging kulay verde na rin yung ano nila, yung linang nila. Ah, talaga? Opo, kaya sabi ko, order na rin. Bumili na rin ako sa kanila ng nung chicken manure, 50 bags. Oh, very good. Pinababang ako. Sabi ko, sige, yan muna ka ako. Total, di pa naman ako nakakagawa. Yan na muna yung gagamitin ko, sabi ko ganun. Ngayon, kaya ipapabuhos ko na puro bago bago po sila magkuliglig. Sir, ganito ang direksyon natin kasi ang direksyon ko ngayon ay lahat ng palayan sa buong Pilipinas kung maaari ay ma-rehab yung lupa. Magkaroon ng tinatawag na soil restoration, ma-restore yung kung ano yung original na kalagay ng lupa at mas gumanda pa dapat. Ganun ang ating objective, ano? Kaya as much as possible, pag gagamit ka halimbawa ng commercial fertilizer, ihiwalay mo na lang yung pure synthetic at saka pure organic. Huwag mo na lalagyan ng synthetic yung pure organic kasi mababawasan pa yung production ng beneficial microbes dun sa lupa mo once na nilagyan mo pa ng synthetic. Oo. Synthetic. Kaya kung hindi po ako gagamit ng synthetic talaga ngayon eh. Kaya kung hindi mo kayang gamitan ng synthetic ay ng organic lahat, ihiwalay mo na lang yung gagamitin mo ng synthetic. Synthetic muna tayo doon. Tapos, dito lang sa purong organic na lang muna. Ganun ang direction ko. Kasi, mapapansin ko, yung iba kasi, gagamit para i-combination nila, mabagal ang restoration natin ng soil conservation. Oo. Pagka ganun. Kailangan bumalik tayo sa pure organic eh. Magpo-pure talaga po kami ngayon. Actually, enjoying ko din po, nag-pure organic din po siya ngayon. Very good. Aba, maaga kaya tayo. Yan, di ba? Wala na sumi. Ganun nga po, sir, mangyayari. Yes, sir. Para synthetic. Organic tayo, sir. Ano? Ibibidyon din po. Wow. Oh, yes, sir. Nandyan yan, sir, sa ano, no? Samal Bataan, sir. Samal Bataan, no? Nag-pure organic. At saka marami na rin po kung nainganyo na mag-organic sila. Halos
siguro nasa nandito nang mag-organic sila. At ang kagandahan pa nito, yung malalaking saka dito, sir, nagko-convert na sila ng pure organic. Good, good, good. Sinong example natin diyan na ganun? Yung mga De La Rosa family po. Good, ang, very good. Mm-hmm. Ang ano po nilang hectarea po nila, nasa ano po eh, nasa siguro mga more or less 20 to 30 hectares po. Good, oo, maganda, maganda. At magandang balita yan kasi yan talaga yung tinatawag na sustainable farming, di ba? Yan yung sustainable, yung pangmatagalan, panghabang buhay na solusyon, hindi yung ano lang, band-aid solution lang. Bakit na yun, ane? Sige po, sir. Sige, sir. Update ko po kayo ulit bukas. Sige, sir. Ibigyan ko, sir, yung para makita yung putik talaga. Ah, sige, sir. Mas maganda kung makita natin yung putik na ginamitan mo ng enzyme na decomposer ng ating Dayami. At saka, ano, sir, na makikita mo doon yung, ano, yung talaga yung ano ng chicken manure, kulay verde talaga eh. Ah, naglagay ka na ba ng, naglagay ka na ba, sir, ng chicken manure? Doon sa, ano, sir, sa Punlaan po. Ah, sa Punlaan, oo. Oh, oh, basta't yung luto na yan, yung, luto na, okay nyo, na yan. Yung luto na yan, sir, oh, yung luto na po. Good, nilagay good, po namin good. Oh. So, nakita naman namin, nandun nga, may nagbiberte talaga siya. Tapos, at yung soil niya, malambot na malambot talaga, sir. Talagang iba-iba, nagbago yung lupa eh. Ati po kasi, mabilis matuyo yun. Yes. Talagang pagkalipod mo lang, tuyo na siya, tapos sandy. Ngayon, po. Hindi eh. Na-convert talaga siya dun sa ano. Ang ganda na ng lupa, no? Meron na siyang tumaas na yung tinatawag na water holding capacity. Importante yun, eh. Yun. Po, tumaas nga po yung water holding capacity. Dahil niya. Yun sa organic even, matter at saka sa humus. Opo, even dun sa dalawang pinitak na inisprayan ko days, yun, mabilis din pong matuyo yun, eh. Yes, ngayon, sir. Diretsyang meron pa siyang tubig talagang nag-hold. Sir, i-upload ko itong usapan natin, ha? Ni-record ko, eh. Sige po. Para ma-inform din yung mga kasama nating farmer at magkaroon sila ng hope, ng pag-asa na hindi lang tayo laging namang problema ngayon, nakamukmok. Meron pa talagang solusyon, ano, sir? Pa talaga. Tsaka, ayun nga yung sinasabi ko din sa kanila, kung maniniwala lang kayo, sabi ko, kaysa dun sa matatandang na magbabago talaga ako yung pagsasaka nyo, sabi mo. Tama, tama. Ito si Sir Jun, yung umani ng pag kinonvert mo, 220 kabans per hektar. Grabe. Correct, tama po. Pero hindi kaya, dating farmer to. Dati to, seaman. Seaman ka ba, Sir Jun? Ala, hindi po, sir. Driver. A driver ka ng? Bus. A driver ng bus. Anong bus, sir? Sa Letran po, sa Letran. Service. Na Letran, ano? Tapos siya ngayon yung pinaka masasabi ko. Ano ka na dyan, eh? Model farmer ka dyan sa lugar mo na yan. Kasi... Hopefully, sana nga po. Kaya marami, ito nga pong third crop is ibibreak ko yung record nung Tagaraw para makita nila which pure synthetic, from pure synthetic to pure organic. Yun, yun ang maganda. Yun po yung ano. Sige, Sir John, Sir John. Yung assignment po ngayon sa inyo. Okay, sir. Walang problema. Basta tayo, tulungan lang tayo. Walang problema yan. Anytime. Okay. Na talagang ito eh, tatalunin niya yung pure synthetic to pure organic. Yes, sir. Yes, sir. Sustainable farming. Opo. Okay, sir. Thank you very much, sir. Ingat dyan. Sige po, sir. Bibidyo ako po. Okay, salamat din po, sir. Thank you. Okay, salamat po.